This portion is brought to you by GameFowl Magazine and in part by Cockfights, Bladed Warrior, and Sabong News. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats' grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Ito ang bayabas, misan maasim, misan matamis, guava sa Ingles, use guava in a sentence. Ako'y laging nakismile tuwing umaga, masaguaba. Magandang umaga mga kaagri kong tunay, na talaga naman pong ako ang laging inaabangan sa buong barangay. Eto na naman po tayo sa pagsasama-samang parati sa isang umagang punong-puno ng pag-aani ng kalaman dito sa aking bakuran, sapagkat handa ko kayong paglingkuran. Basta't sa telebisyon ako ang inyong tutukan, at narito na nga po ang mga dapat ninyong abangan. Ngayong umaga sa AgriTV, hayop ang galing! Pagle-level up ng baboyan ang usapan, bantay baboy ng Univet at attack figure lock all the way, ating kagapay! Sa Happy Pets naman, pag-aalaga ng asong bagong panganak ang ating inibigay sa mga taong sa breeding ay nagbabalak. Lahat ng yan sa AgriTV, hayop ang galing! Tayo nang makaisa sa 2014 AgriLink, FoodLink, AquaLink. Sa October 9 to 11, 2014, World Trade Center, Pasay City. This portion is brought to you by Univet. Magandang araw po sa mga hagaysos dyan na gusto pang matuto ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo ng baboyan para lumaki ng maganda ang mga baboy na alaga at ang inyong negosyo ay tuluyang umasenso. Ugaliing subaybayan, level up ang baboyan, hatid sa inyo ng U as in Univet at ng P as in Pigrolac. Talagang swak na swak kung pag-level up ang balak, kaya't eto na po ang unang bahagi, Bantay Baboy Tips, ipamamahagi. Hoy, magandang umaga po mga kapwa kagracers. Dito po ako ngayon sa UPLB. At ngayon po ay kasama ko si Doc AJ. Doc. At ngayon po ang tatalakayin namin ngayon ay ang tungkol sa pangkaraniwang problemang pangkalusugan sa mga baboyan, ang infeksyon. Oo nga po, laganap talaga ang infeksyon sa mga baboyan kasi dito po naiipon yung napakarami at saka iba't ibang uri ng mikrobyo. Kaya kayo po, dapat lagi kayong handa na proteksyonan yung mga alaga ninyo laban sa infeksyon. Eh Doc, ano po bang klaseng paghahanda ang kailangan ng mga grazers para malabanan ang infeksyon? Simple lang naman, Mang Ronnie. Para sa pangkahalatang kalusugan ng mga alaga nating baboy, siguraduhin mo lagi na kumpleto yung mga gamot mo. Tapos, dapat lahat ng antibiotic na gagamitin mo, eh, mahusay din. So, kagaya na lang din ng Vetracin Gold. Vetracin Gold? Mahusay nga yung antibiotic na yan, Doc? Matagal nang pinagkakatiwalaan laban sa pagtatae at pulmonya. Di ba, Doc? Oo, Mang Ronnie. Para sa pang-araw-araw na proteksyon ng mga alaga mong baboy, mahusay, meron ka na rin naka-stock na Vetracin Gold sa inyo. Doc, ano-ano po ba yung karaniwang sitwasyon na kung saan pwede natin magamit ang Vetracin Gold para maiwasan ang infeksyon?
Pwede po tayong magbigay ng Vetracin Gold sa mga kaso ng pag-uubo o pneumonia sa mga alaga nating baboy. Pwede tayong magbigay ng 2 kutsarita ng Vetracin Gold sa 2 kilo ng feeds. Ah, okay, Dok. O kaya naman, Dok, pag may sinyalis ng pag-uubo, pwede na tayong magbigay ng Vetracin Gold. Hindi po ba, Dok? Tama yun, Mang Ronnie. Kasi sa loob ng kulungan, madaling ma-expose yung mga alaga nating baboy sa mga mikrobyo. Kaya madali din sila magkahawa-hawahan ng sakit. Kaya maganda, may nakahanda ka na ng Vetracin Gold. Kailangan din kasi nila yun para sa pangkahalatang kalusugan at saka pag-aalaga ng mga alaga nating baboy. Magandang tip yan, Dok. Nag-level up na naman, Dok, ang kaalaman ng mga aggressors ng bayan. Talaga nga namang napaka-importante na laging solid ang depensa ng mga baboy natin laban sa infection. Kulang ang gamot natin kapag walang Vetracin Gold. Sa loob ng babuyan, nagkalat ang mikrobyo. Salot sa kalusugan ng mga alaga mo. Impeksyon ay iwasan, kaya siguraduhin mo na laging may nakalaan na mahusay na antibiotiko. O ayan, mga kapwa ka-grazers, mag-stack na tayo ng Vetracin Gold para level up ang pang-araw-araw pagbantay baboy natin laban sa impeksyon. Dapat laging handa with Vetracin Gold. This portion was brought to you by Univet. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pigrola. Tuloy-tuloy po ang level up ang babuyan. Ikalawang bahagi naman, mga dagdag kaalaman sa wastong pagpapakain sa mga alagang baboy natin. Halina't ating tangkilikin para sila'y lumaking. Okay na okay, tatak Pigrola all the way! Welcome back po mga kapwa ka-grazers. Kain na po. Grower stage na yan. Kaya dapat ang pakain, Pigrola Premium Hog Grower. Tama yan, Mang Ronnie. Tatak Pigrola all the way. Pero alam mo, kahit gaano kaganda din yung ating pakain, kung stress naman at saka hindi komportable yung mga alaga nating baboy, hindi rin sila gaganahan kumain, edi sayang lang din yung feeds mo. Ah, okay, Dok. Dapat atum na atum lang sila lagi, Dok, para ganado kumain. Eksakto yun, Mang Ronnie. Kailangan maayos talaga yung kanilang kulungan. Dapat tama yung pagkakagawa. Eh, Dok, halimbawa, Dok, magtatayo ko ng baboyan. Paano po ba, Dok, dapat simulan yun? Isaisip muna natin yung mga mahalagang bagay tulad ng dami o bilang ng mga baboy na aalagaan natin. So kailangan po kasi hindi sila siksikan para maiwasan natin yung paglabas at saka pagkalat ng mga sakit. Gaano ba karami dapat yung alaga? Naku, nakadepende yan, Mang Ronnie, sa lawak ng lupain mo. Halimbawa, sa 1 hektaryang lupain, hindi dapat lalagpas sa 1,000 yung mga alagaan mong baboy. Importante din yung lugar na pagtatayuan mo. So dapat, accessible yung mga daanan para madali na rin yung pagbili ng mga pangangailangan natin sa baboyan at saka maayos na rin yung pagbebenta ng baboy. Dok, siguro Dok, mas maganda magtayo sa lugar na mas mataas yung presyo ng baboy para ayos yung kita, Dok, di ba? Okay din naman yun, Mang Ronnie, pero para maiwasan natin na makaabala tayo sa mga tao, dapat yung ating baboyan ay mahigit 2 kilometers ang layo mula sa residential area. Tapos bukod sa kulungan, dapat maglaan din tayo ng provision para sa tapunan ng dumi, para sa ventilasyon, at saka para naman din sa bodega kung malaki yung itatayo mong farm. Mahalaga rin ang klima, Mang Ronnie. Para sa mga palahian nating baboy, dapat malamig para maayos yung kanilang pagbubuntis, maayos yung kanilang panganganak, at saka magana din silang kumain. Tamang-tama po para sa kanila yung mga 18 to 20 degrees centigrade. Pero dapat, meron tayong pampainit o kaya brooder para dun sa mga bagong anak na biik para hindi naman sila magtae. Problema naman po sa ventilasyon at saka pulmonya, yun ang nangyayari kapag ka masyadong maulan yung lugar na pipiliin mo na pagtatayuan ng baboyan. Dok, kapag okay na yung lugar, paano po ba yung tamang disenyo ng baboyan? May 4 na disenyo na maaari kang pagpilian, Mang Ronnie. Depende sa dami ng aalagaan mo at saka doon sa ventilasyon na kailangan nila. Yung tamang disenyo ng bubong, nakatutulong yun para maiwasan yung sobrang init sa loob ng baboyan. Lalo na kung marami kang aalagaan. Eh Dok, ano po bang bagay sa backyard farms? Shed type naman po yung pangkaraniwan na ginagamit sa mga backyard farms. 5 hanggang 20 na palakihin yung pwede nating ilagay dito. Mas madali siyang gawin kasi mura lang din yung mga kailangan mong materyales. Para naman po sa mga 20 to 50 na mga palakihin yung ilalagay mo sa baboyan, yung gable type naman yung maaari niyong gawin. So ito naman, maganda yung sirkulasyon ng hangin kaya iwas din sa heat stroke at saka sa pulmonya.
Kapag naman po meron tayong 20 to 50 na inahin, pwede na rin po tayong gumamit ng semi-monitor type na building. Sa mga commercial farms naman po, kung saan meron silang mahigit na 100 na inahin, so ang kalimitan po nilang ginagamit doon ay yung monitor type, kung saan open-sided din yung buildings para maayos din yung ventilasyon. Ayos! Level up ang kaalaman natin sa wastong pagtayo ng baboyan. Kaya dapat ang ating mga kulungan laging maganda para ang ating mga alagang baboy laging atuman feeling at para ganado laging kumain ng tatak pigrulak all the way! Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrulak. Tayo nang makaisa sa 2014 AgriLink, FoodLink, AquaLink. Umani ng kaalaman sa pagpapalaki, pag-aalaga at pagpapalago ng inyong negosyong pang-agrikultura. Isang malaking piyesta, ako'y naimbita! Agri TV ay kasama ng number one sabong show, ang Sabong TV! Noong August 20 hanggang 22, nagdadami ang sabongero at sabongera ay nagsipunta. Dito sa Fiesta 2014, hatid ng National Federation of Gamefowl Breeders Incorporated. To the next level na talaga ang ating mga kasabong na bumida, sari-saring manok panabong, pinarada! Mga gamit at gamot pang manok, hatid ng ating mga kapartners, patok na patok! Gimik pagdating sa breed, kaya naman aliw na aliw ang mga nagmasid sa paligid. Kaya sa susunod, lalahok naman ay ako kung papayagan akong dalhin ang manok ni San Pedro. Hanggang sa muli, mga ka-agri! Tayo nang makaisa sa 2014 AgriLink, FoodLink, AquaLink. Sa October 9 to 11, 2014, World Trade Center, Pasay City. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil Daily and complete your passion.
Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats' grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Happy Pets Frenzy Shampoo, the mild shampoo especially made for your pet. Dahil Happy Pets is here to give you the alagang high of your pet's need, we will help you solve ang mga worries sa mga pag-aalaga ng inyong mga aso. First time kasing magbuntis ng dog namin, hindi namin alam paano siya i-handle. Natatakot kami baka siya makunan. Hindi namin alam kung tama yung binibigay naming pagkain at medicine. Tulungan mo naman kami, Doc. Hello, good morning and welcome back po to King Pet Alley. I'm Doc Jess San Jose, yung resident veterinarian po dito. And to answer your question, ma'am, nako, wag po kayong mag-alala because here at King Pet Alley, we'll help manage yung pets niyo who are expecting na maanganak or who are currently na nagbubuntis at this time period. So before natin mag-proceed sa different management practices habang nabubuntis ang aso, let's first ask ourselves the question, gaano nga ba katagal ang gestation period o ang period ng pagbubuntis ng mga aso? Ang average na gestation period ng mga aso is roughly amounting to 60 days, pero pwede itong madagdagan or mabawasan ng 5 days depende sa nagiging development ng mga puppy sa loob. Now na nalaman na natin kung gaano kahaba ang kanyang gestation period, let's ask ourselves kung ano yung mga different signs na ma-observe kapag malapit na manganak ang alagang aso. Ang first sign na ma-observe ng different pet owners is yung decrease sa temperature ng nanay na nag-e-expect na manganak. Ang temperature range ng mga babaeng aso at ng mga aso in general is from 38 hanggang 39.4 degrees Celsius. Any temperature reading na mas mababa sa ating reference range ay nag-i-indicate na malapit na manganak ang aso. Ang second sign na may expect natin ma-observe sa mga asong malapit na manganak is yung active na milk letdown mula sa tits ng asong nagbubuntis. As a pet owner, mamamonitor po ang sign na to by pressing yung teeth area. Kapag may lumabas po na white discharge, yun po ang gatas at nag-i-indicate na malapit na manganak ang aso. Other signs naman po na ma-observe natin is yung nesting behavior. Ang mapapansin po natin sa mga asong nag-display ng ganitong klaseng pag-uugali is yung paghahanap nila ng lugar kung saan safe sila na makakapag-deliver ng kanilang mga tuta. And yung other sign po natin na malapit na siya manganak is yung kawalan ng gana sa pagkain on the day itself ng kanyang delivery. Let's move on naman sa mga different management practices na kailangan natin i-observe habang nagbubuntis ang ating mga alagang aso. So first management practice na dapat nating sundin is yung hindi pagpapaligo sa ating mga alaga 2 weeks before ang kanilang expected date of delivery. Kapag napaliguan ang aso at ang sudden change in temperature ay na-experience niya, maaaring mag-cause ito ng premature delivery at mag-result sa death ng mga puppies na nagde-develop pa. Ang second management practice naman ay ang pag-a-avoid sa strenuous exercise during sa period ng pagbubuntis. Any increased activity kasi ay maaaring magdulot ng abortion sa nanay na nag-e-expect. Other management practices include ang pagde-deworm ng nanay 1 week before expected date of delivery. Sa paggawa ng practice na ito, mababawasan ang chance ng mga puppies na makakuha ng mga bulate mula sa nanay. And ang last management practice natin is ang pag-supplement ng multivitamins sa nanay araw-araw. Ang multivitamins na pwede natin gamitin during this period is ang Doggy-Doggy Performance Enhancer Serum. Ngayong successful ang pagde-deliver ng ating buntis na aso sa kanyang mga puppies, ang first management practice na kailangan natin i-observe ay ang pagdala sa nanay at sa kanyang mga tuta sa veterinarian para thoroughly na ma-check up sila.
Mas frequent ang feeding period kapag mas bata ang tuta at gradually siyang mababawasan as lumalaki ang ating mga alaga. Para matulungan ang nanay na mag-produce ng sapat na gatas sa period na to, kailangan natin magbigay ng performance-enhancing na supplements para ma-increase ang kanyang milk production, tulad ng Lactomate. Ang active ingredients ng Lactomate ay multivitamins, calcium, plus thyroprotein na tumutulong sa pag-increase ng production ng gatas ng nanay. At ang mga puppies naman ay pwede nating bigyan ng doggy-doggy syrup, isang multivitamin supplement na maaaring makatulong sa kanilang tamang paglaki. We hope na marami kayong natutunan dito sa segment natin because here at Happy Pets, we want to ensure not only the right grooming but the proper care and proper medicine for your pet. This portion was brought to you by Happy Pets Cuddly Pet Cologne, leaving your pet smelling clean and fresh. Dalawang parte ng katawan ang ginagamit ng pusa sa pang-amoy. Kung sa tingin nyo malakas ang inyong pang-amoy, walang-wala kayo sa pusa. Dahil alam nyo ba na hindi lang sa ilong nakakaamoy ang pusa? Ito ay may isang parte sa kanilang katawan na nakakaamoy din. Ito'y nasa kanilang bunganga at ang tawag dito ay Jacobson's organ na siya nagsusuri ng mga kanilang naamoy. At ito ang dahilan kung kaya ang pusa ay kadalasang nakasimangot kung may mabagsik na nalalanghap. Matatapos na po ngayong araw ang buwan ng Agosto, pero tuloy-tuloy pa rin ang inyong pagkakagusto dito sa programang tunay ninyong paborito. Kaya naman ako ay laging naririto ang programa naming AgriTV. Hayop ang galing! At syempre, dahil natapos na tayo sa isang napakasayang gising sa umaga, panahon na po para ako ay magpahinga sa ilalim ng mga dahon at sanga. Bye! Mga ka, would like to thank the following: Edway Vera Salon, Glitter's Photo Court, Dentista Ho at Robinson's Place, Malolong's My Philippines, available at all Cultura outlets, and Bistro Maloleño.